Alice Guo is already nasa ating custody. But then, yung iba pang mga ano niya, cohort ay na warrant. The Pasig RTC issued the 5 warrant of arrest, all for qualified trafficking. Okay? 7 of them sa mga cohorts ni Alice Guo ay sumurrender, voluntarily surrendered to my regional director of Central Luzon, si Attorney Carpeso. No? At 5 lang pala, ang 4 lang pala ang sumurrender, 5 ang sumurrender sa kanya, at 2 naman ay dumating kahapon, sumurrender naman sa aking hepe ng... Okay. Sila ang composition ng task force Bamban, Alex Guo. Ito po sila ngayon, nag-voluntarily surrender. At yung mga karamihan, Chinese, ang at large pa. Pero hindi kami tumitigil ng paghahanap sa kanila. Yung aking task force, yung aking Central Luzon na commander, ay hindi tumitigil sa paghahanap sa kanila. Okay, paano ba sumurrender, pare, panyero? Magandang umaga po sa inyong lahat. Mayroon tayong asset, sir, sa labas, kaibigan na yung hipin ng Tarlac District Office natin, na nag-signify, sir, itong 5 personalidad na may kaso silang na-issue against human trafficking. Okay. Kaya nung Friday, sir, yung 4, pumunta sa opisina natin, sir, sa Tarlac. Pumunta sa Tarlac yung 4, sir, nung Friday. Tapos nung kahapon lang, sir, yung isa, si Jemeline Santos Cruz, sir, yung presidente, sir, ng Sangyuan, siyang presidente ng Pogo License, sir. Okay. Sumurrender, sir, sa ating kahapon ng gabi, sir, sa Central Luzon, sir. Okay. Yun namang 2, dumating kahapon sa ating Anti-Organized Crime Division. Thank you, sir. Thursday, even before the warrants were actually received by the NBI, there were already surrender feelers sent to us by the IBT and certain contacts of the director himself. There was a manifestation that 2 of the accused are actually surrendering before the NBI. So through arrangements made with also one of our divisions in Manila, dumating po kahapon yung 2 na isang 2 officers po ng Sunyuan Corporation, yung kanilang treasurer, si Mr. Juan Miguel Alpaz, at saka si Roderick Paul Bernardo Pujante, the secretary. So immediately after they were brought to the NBI through one of the divisions here, we contacted and notified the director of the surrender of the 2 accused. Ganun po. Pinroses po ito ng ating members ng task force Bamban, na coming from the OTCD, yung Organized International Crimes Division, complement po ng task force. Excuse me, since may kaso na parang ayon doon siya nagkapatid pa doon sa atin. Pero ano po ba yung profile ng mga sumuko na ito? Apparently, sa investigation namin, kami nga nag-file ng kaso, sila ang mga incorporators. Yung lumalabas, yung isang corporation na pag-aari ni Alice Guo, ang presidente ay si Jaimeline Salcedo Santos. Siya. Okay. Okay. Yung at treasurer, si Juan Miguel Alpaz and si Roderick Paul Bernardo ang secretary. Yun naman pong Hongshen Incorporators,
Si Rita Sapno, ang treasurer, president and CEO ay si Telma Laranan. At si, walang posisyon na nakalagay, kay Rowena Gonzalez Evangelista. Okay, so the warrant of arrest issued by the Pasig court as far as this accused are concerned will be returned to the Pasig court, and we will wait for the commitment order that will be issued by the Pasig court kung saan sila idadalin. Okay. Without going into details, siguro, Director, ano po ba yung naging participation nila para makasuhan dito sa kaso? Ayun nga, sila ang lumalabas na mga responsible dun sa Hongsheng Incorporators at saka sa Sun Yuan Incorporators. Lahat ito ay mga masasabi natin na bogus corporation ni Alice Guo. Sir, ganito, nakausap namin kasi yung ilan sa mga subjects. Ang sinasabi nila na gamit sila, tinitulat sila, hindi sila talaga kasama, yung pangalan lang din ang ginamit sa mga papel. Ganun po ba lumalabas sa investigation po? Maaaring ganun nga, at yan ay dapat maipaliwanag nila sa hukuman. No, kasi as far as our investigation is concerned, sila ang mga official nitong mga corporations na ito na aming inimbestigahan. So pagdating na nila sa court, sa hearing, doon nila sasabihin sa korte, bahala ang korte kung i-appreciate ang kanilang mga testimonies. Ano mangyayari sa kanila? We will wait for the commitment order of the court. I-re-return na namin ang warrant today, di ba, Panyero? We will return the warrant today as far as they are concerned, and we'll get the commitment order kung saan sila ikukulong. Ganun. Remember, the case is non-bailable. Non-bailable po ang case. Lahat sila may kaso na. Kaya nga may lumabas ng warrant. Pero na-establish po ba kung anong, paano siya napasok dito sa kumpanya nito? Ayun nga, siyempre lahat ng claim nila ngayon na voluntarily surrendered nga sila, lahat ang claim nila nagamit lang sila. Sabi ko nga sa inyo, yung allegations na yun, justifications nila sa sarili nila, malalabas yan sa during trial. Pero kung meron kayong tinitingnan dito, needed person o needed men ito mga ito, para ko magkaroon sila ng date kay Alice Guo. Kasi kung totoo kong tindera lamang ito pala, paano sila natin kay Alice Guo? Meron tayong nakuhang ganun. May pinagkupo ba kayo o isa na dyan sa mga yan ang tulay? At so, hindi nga nila kilala si Mayor Guo, mga taga-Concepcion Tarlac po. Yung Concepcion, katabi lang ng Banban yan. Okay. Noong 2019 daw, nag-apply sila ng, ano, ng lending. Malamang doon sila lang nakuha ang pangalan nila. Pero hindi sila na kita mismo ni, hindi sila kilala ni Mayor Guo. Unlike si, ano, ito si Jimmy Lynn, ano, Cruz, na presidente. Ano siya, reporter ng Channel 4 eh. From the media report. From media siya eh. Prinumot niya yung Bamban sa tourism. Nakilala niya doon si Mayor. Kaya nagkakausap sila. Yun. But not siya na lang tanungin mo kung anong... Siya na lang. Siya na lang. Tapat lang po kayo mamakri sa... But also, sumasagot na rin po kayo. Pero pwede, gusto mo ba sumagot sa mga tanong nila? Yung mga kaya mong sagutin, Pepe. Yung kaya mo lang sagutin. Pwede mo kanina. Pwede ko yun. Ano ka kilala si... Ang sabihin mo naman. Paano mo nakilala si Mayor? Makikisuyo lang ako magpapakita. Banggitin ko lang po, yung binanggit po kasi ni, base po sa kwento ko kay Director Carpes, hindi po directly na si Mayor Alice Guo ang nag-invite sa akin dito, nag-alok para mag-invest po ako. So, tulad nga po ng binanggit ni Director Santiago, ito pong mga details na ito ay ibibigay po namin sa lawyer na po mismo.
Kasi po meron na pong kasong isinampa sa amin. Sa hukuman. Sir. Sa hukuman na po mismo. Pero paano nyo po kayo na alok para pumasok dito sa punta? Yun pong mga details na yun, hindi na lang po muna natin ibibigay. Anong klaseng investment to? Pwede ho, general lang ho, para malagad mo kami. Anong Apo, ang investment na po ito nung inalok po sa akin ay online, for online gaming. For online gaming, opo. Ngayon po, nung ako po ay pumasok na dito, ito po ay legal because I myself go to PAGCOR and meet the officials of OGLD, Offshore Gaming License Department. At ilang beses din po na ako ay naka-attend ng mga patawag ni Chairman Altenco. So, yun pong mga documentations and everything, communications ng Zone U1 Technology ay ako po ay direktang nakikipag-usap sa kanila at ako rin po ang tumatanggap. So, there's no way na sabihin na kami po ay bogus or ako ay bogus. Opo, kasi po direkta po kaming akong nakikipag-usap. I'm speaking for myself and not for everyone else po. Tama ko ba yung itinirapin si Mayor Alice Goy, kilala niyo yung personal? Kilala ko po because I've been in the media po for the past 21 years. Ako po ay TV host ng Buhay Pinoy TV show sa PTV Channel 4. Kaya po, I really cover mga events, festivals. Kaya po, nung nagkaroon ng Banban Festival, last year, kaya po ako nakapag-cover and naipakilala po being the mayor. Si Go din ho ang mag-alok sa inyong investment? No, hindi po si Mayor Alice Go. This is the Banban Mayor Alice Go ang nag-alok sa akin. Iba pong tao, hindi po siya. Yan po mga details sa korte ko na lang po yan ibabanggitin. Pero alam nyo, nakasama si Go dito sa kumpanyang ito? No, hindi po kasama si dismissed Banban Mayor Alice Go sa kumpanyang ito. Pero ikaw, alam mo yung nangyayari trafficking sa kumpanyang ito? Naku, wala pong trafficking na nangyayari dito. Kasi po ito lahat ay allegations pa lamang. At they have to prove it in court. Ganun po. Kaso nga lang po, dahil nga masyado na din pong high profile ito pong mga nangyayari, ito pong kaso, parang lahat po ng nandito, kasama po ang pangalan ko at ang lahat ng nasa likod ko, ay para bang mga masasamang tao na are criminals. Pero po, sisiguraduhin ko po na hindi po ito totoo. Kami pong mga Pilipino. Sorry, para lang makuha ko na rin yung balik niyo. Kasi kanina, tama ba yung hindi ko? Sila yung sinisisi niya? Yes po. Ginamit po lang daw yung pangalan nila. Ginamit po kami ng kapatid niya po. Totoo ba yun? Dun po sa sinasabi niyang ginamit ang pangalan, siya po ay pumirma, inalok din po sila dito para mag-invest. So, there's no way, sila po ay ano eh, sila po ay nakakabasa, nakakasulat, nag-aral. Kaya po, siguro po sa korte na lang po natin pag-usapan ito. Pwede po ba marunin si Kuya? Yes po. Sige po, sige. Sige na sa mic po. Tumal lang po. Ilan po yung lupa mo? Opo. Go ahead, boss. Ano ba ang perso ninyo dito? Ginamit lang po kami dito po. Pumirma po, pinapirma po kami dito ni Jeremy Santos. Si Jeremy Santos po, asawa niya po si Patty Santos, Chief of Staff ni Mayora Alice Gugo. Si Jeremy Santos, kapatid niya po to si Jamelyn Santos. Papatunayan na lang po namin, mag-explain na lang po kami sa court. Pasensya na po, yun lamang po kaya kong i-explain yun. Para malinis po yung pangalan po namin. At takot na po kami sa security po namin. Pasensya na po. Ba't po kayo natatakot, sir? May mga banta po sa inyo? Alam naman po natin na hindi po bigat, na hindi po biro yung mga taong nasa likod po nito. Yung mga gumagamit, nakaalis nga po si Mayora po, na hindi po natin alam na sambayanan. So may malaking tao po nasa likod nito, yun po yung kinakatakot po namin na baka balikan po kami. Kaya hinihiling po sana namin, sana dito na lang po muna kami po. Oh. So, mayroon pa tayong tanong? Sir, sorry po. Dahil ako from News 5, sa side po ng NBI, ano po yung isasagot natin sa request ni sir na sana dito na lang daw po sila. Ano po yung assurance na maaaring maibigay na they will not be harmed? Yan po ay makikipag-coordinate kami sa korte kung ano bang
para mabigyan sila ng protection doon sa sinasabi niya. Remember, pagka merong allegations na mga threat, ay pinoproteksyonan po natin yan. Okay, so thank you very much sa inyong pagdalo. Maraming salamat po sa inyo ulit. Good morning. Apo.